Hello YouTube. As usual, isang video repair tutorial ulit ang pre-presenta natin sa ating channel. Isang American Home microwave oven. Sabi ng may-ari, hindi raw siya uminit. Yan. Okay naman lahat. May power siya. Yan, wala siyang plate. Pero okay lang yan kahit walang plate. Umiikot naman yung lalagyan ng plate niya. So, okay lang. May power siya. Pero hindi umiinit yung mga inilalagay dyan sa loob. Hindi siya nag-iinit. Antabay kayo. Bubuksan natin siya. Ayan na. Ito na yung kwan loob ng microwave. Ito yung magnetron, yung heater niya, pinaka-heater niya, yan yan. Tapos ito yung transformer. Yung yan. Tapos ito yung transformer, yung fuse, saka yung diode diyan. Nakalagay yung diode niya. Saka yung capacitor nandiyan na rin. Capacitor niya. Ayan, yung high voltage capacitor, saka yung high voltage na diode nandiyan na rin. Saka yung fuse niya. Yan yung mga madaling masira sa microwave, yung fuse, diode, saka yung high voltage na condenser capacitor. At yan, bago natin hawakan yan, kailangan i-discharge natin yung capacitor kasi malakas ang kuryente niyan, 1000 volts yung nandyan. Pag hindi na-discharge, ako, titilapong ka dyan pag nakurinti ka. Kaya bago natin hawakan niya, siguradihin natin mawala yung kuryente niya. So i-discharge natin, i-short natin yung positive at saka sa ground. Yan yung galans, yan yung kanya, yung heater, pinaka-heater niya. Yung magnetron. Yan, madaling masira din yung kwan niya, yung terminal niya. Yung nakakabitan diyan, nakakabitan ng wire na galing sa capacitor at saka sa diode, saka sa transformer. Kaya yung transformer, pag yan ang nasira, transformer, wala na. Buli ka na lang ng bago dyan kasi mahal din yan. Yan yung fuse niya. Yan yung una nating titingnan. Baka yan ay kwan. Baka yan ay nasira.
ilain natin para mabuksan yung mayroon siyang plastic case dyan, yung fuse. Palisin lang natin dyan sa kan. Yan na, naalis na. Hinila lang natin. Yan, bubuksan natin itong casing ng fuse. Maganda yung casing ng fuse. Yan, nabuksan na. Ang ganda-ganda ng lalagyan ng fuse. And titestingin natin yan kung sira nga o hindi. Parang sira na dahil nakikita naman wala yung wire niya sa loob. Merong maliit na wire yan sa loob. Testingin pa natin yung kuan, mga ibang pyesa niya. Itong kapasitor, itong magnetron niya. Bakit siya nag-fuse? Kaya testingin natin lahat yan bago natin palitan yung fuse. Yan yung kapasitor. Alisin natin yung connection ng magnetron para mas maganda yung pag-testing natin. Para walang nakakonek na iba. Yan, hilain mo lang yan, dalawa. Maalis na. Yan, alis na yan silang dalawa. Tapos, titestingin na natin yung diode. Pinaka-diode niya. Kung baka may short siya. Yan, lagay natin sa ground yung isang panang tester. Saka natin ilagay sa isang panang diode o kaya sa kapasitor. Tingnan natin kung mayroong leak o short sa ground. Kalimitan kasi ganyan. Yung kapasitor sa kanyang body at saka yung terminal ng kapasitor may short o kaya leak. Yan, natitesting natin yung diode dyan. Lagay natin sa pinaka-high yung meter natin. Yung 100K. O, yan, wala, hindi gumagalaw. Pag i-reverse mo yan, gagalaw ng konti. So, yung kapasitor at saka yung diode ang tinitesting natin dyan. Kung mayroon siyang leak sa ground. Kung may leak siya, gumagalaw yan. O kaya shorted. Kasi kung minsan marami akong ma-repair na yung kapasitor na grounded siya. Yung terminal ng kapasitor, mayroon siyang short sa body, sa kanyang metal parts. Eh, hindi na pwede yun. Ganon. Puputok na yung pan. Puputok na yung fuse pag ganyan. Yan. Yung diode ang tinitesting natin. Yan. Okay lang naman. Wala siyang shorted.
So ang susunod na ititesting natin itong terminal ng gallons na magnetron. Pinaki-heater niya, yung heater niya na yan. Itong dalawang terminal niya sa baba, nakakabitan ng dalawang wire. Kailangan niyan, gagalaw yan, parang continuity. Yung dalawang terminal niya, parang continuity yan. Pero, kailangan wala siyang leak dito sa body niya, sa ground. Ayan, ground. Sa body niya to terminal, mayroon, oh. Oh, malakas. Parang shorted. Dapat wala yan. Oh, yung sa terminal niya at saka sa body, sa metal parts niya, gumagalaw yung tester. Parang shorted. So, ibig sabihin may sira yung kanya. Magnetron. Tingnan natin baka yung kanya lang ang sira, yung terminal niya, yung pinaka-plug niya. Meron talaga. Aalisin natin yan at re-repairin natin yung magnetron. And then, subukan natin i-repair. Kung hindi ma-repair yan, bili tayo ng, magpapabili tayo ng bago na magnetron. Pero subukan natin i-repair muna. Yan, yung magnetron niya. Napakalaki. Yan yung bubuksan natin. Tingnan natin kung may bakit short yung terminal niya. Kaya bubuksan natin yan. Yan, buksan na natin yung takip ng magnetron. Ganyan lang yung pagbukas. Yan o. Side cutter lang yung ginagamit ko. Bukain mo lang yan. Yung apat na parts ng takip ng magnetron. O, ayan o. Dali lang. Hanggang sa maiangat lahat yan, maalis na yung takip niya. O, ayan. O, ayan na, buksan na. Yung may dalawang coil yun na nakakonek sa terminal niya. Yung coil papunta na sa kanyang heater. So, ikakat natin yan. Yung dalawang coil na yan. Para maalis yung terminal yun. Yun yung papalitan natin. Yan, testingin muna natin para makita yung talagang short. Yan. Ayan, ilagay natin sa body ground niya. Tapos itesting natin yon. Ayan o, gumagalaw. Dapat hindi yan gumagalaw. So, ibig sabihin, nakadugtong yung parang shorted na yung ground niya. Shorted na yung dalawang coil sa ground. So, kailangan talagang palitan na yan. Hindi natin alam kung doon sa loob ng magnetron sira. O kaya yung terminal niya. Kaya ikat natin yan para makita ng sino talaga yung masaan talaga yung sira. Sa terminal o doon mismo doon sa heater. Pinaka-heater niya. Yan.
katin natin na yan. Yung nakadugtong sa terminal niya sa plug ng magnetron. Yan, iangat natin. Saka testingin natin ulit. Yan, kung mayroon pa rin sino ang grounded dyan. Yung isang paa ng terminal, wala. Oh, wala. Diyan sa may coil, wala. Pero dito sa may terminal niya, yung isang paa niya, wala. Yung isang paa niya, mayroon. Yun, nandoon yung sira. May shorted dyan. May shorted talaga. Sa isang paa ng terminal. Sa plug. Yan sa loob ng plug yan, mayroong kasing mga capacitor dyan eh, sa loob. Naka-mount dyan, naka... sa loob niya, pero hindi na yan mabubuksan. Siraan na yan. Buong terminal plug na yan ang papalitan. Hindi ko alam yung term ng net niyan, yung terminal niya yan. Okay naman yung coil niya papunta sa heater. Itong plug lang talaga yung may sira. Itong terminal niya. Yan, may mga kapasitor kasi dyan sa loob. May kapasitor, may diode. Yan, may nakuha tayong pampalit sa terminal na yan. May nakuha tayong terminal ng magnetron din ng isang microwave na sira. Sira yung microwave, kaya kinuha na natin yan. Second hand na yan, pero okay pa rin yan. Yan na lang ang ipapalit natin dyan, yung sa dating terminal niya. Palitan na, ipapalit natin yung isa. Yan. Dudugtor natin dyan sa dalawang coil ng magnetron. Yan, pag ganun. Dugtong natin ng tig-isa. I-twist na lang natin yan. Yan, i-twist natin ganun. Kasi hindi pwedeng ihinang ng soldering iron yan. Kasi baka matutunaw yan. Kaya mas maganda eh. I-twist na lang natin yan ng ganyan. Scrape na lang ninyo yung dalawang yung pagdudugtungan nyo, yung ganya, yung naidugtong na yan, i-scrape ninyo para maalis yung kanya, yung coating niya, para magdikit talaga yung wire to wire, yung metal parts mo. Yan. Twist na lang natin ng inyan para magdugtong siya. Silang dalawa. Yung pagkatapos ng isa, ito namang sa kabila yung i-twist natin para magdikit sila. Yan. Yan, na-twist na natin, na-dugtong na natin yung dalawa. Kaya ilagay na natin siya, yung terminal. Pasok na natin.
So ayan, naipasok na natin. Gagawin na lang natin dyan. Hindi naman maihihinang yan. I-clack-clamp na lang natin ng wire. Yung matigas na wire. Para hindi ma-hold. Hindi siya gumagalaw. Lagyan natin ng wire yan. Para hindi siya gumagalaw. Yan, pagkatapos na nilagay na natin yung takip. Pero lagyan muna natin ng wire yan. Oh, ayan, okay na siya. Hindi na yan gagalaw dahil nailock na. Ayan, i-fix na lang natin yung mga twinies natin para hindi dumikit din sa kanya, sa body niya. Kailangan malayo, may layo doon. At tapos na eh. Lagay na natin yung takip niya sa uli natin dati, yung dati. Yan yung last testing natin kung wala siyang grounding. Pag hindi, kung walang ground yung terminal niya sa body. O yan, wala na. Hindi na gumagalaw yung tester. So talagang yan ang sira, yung terminal. Yung pinaka-plug niya. Sira yung pyesa niya sa loob. Ay, okay na yan. Wala. Wala talaga. Okay na yan. Yan lang pala ang sira. May nabibiling ganyan sa online. Kailang wala ako kaya second hand na lang yung nilagay ko. Talagang wala. Okay na yan. Testing na natin. Yan. Nailagay na natin. Tuturnilyo na natin para matesting na natin kung pwede na yung kanyang heater, kung umiinit na talaga. Yan, testing na natin. Lagay ko yung kape ko na malamig. Nagtimpla ako ng kape na malamig para matesting kung umiinit.
Yan, wala yung plate niya, naiiwan daw sa kanilang bahay, kaya basta steady na lang dyan. Iinit naman niya kahit wala yung plate. Naiiwan daw sa bahay nila yung sabi ng customer. Hindi niya dinala. Ayan, itesting natin yan kung kukulo. Kung uusok. Ayan, lagay natin sa medium. Lagay natin sa medium. And then, saksak natin. Saksak natin siya. Yan, lagay na natin siya sa kahit 2 minutes. Lagay natin sa 2 minutes. O yan, nag-ilaw na sa kwan, nag-ilaw na sa loob. Maghintay tayo ng 2 minutes. Ayan, tapos na. Tingnan natin, buksan natin. Baka umuusok na. Buksan natin yan. Ayan. Ayun. Ayun, mainit. Umuusok na nga. Ayan, umuusok na siya. Kita ba yung usok? Ayan, umuusok na siya, oh. Oh, yan, umuusok na. Yan, nakikita na yung usok. Kaya, okay na yan. So, salamat sa panonood. Sana'y mag-subscribe kayo sa aking channel. Mag-likes man lamang po. Kahit mahirap sa inyo yung mag-subscribe. Kahit mag-likes lang para sana mapansin ni YouTube, mai-promote niya itong video na ito, yung video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aking munting channel. Salamat po. God bless.